Hello mga kasabay, ito. I'm having a super haba na buhok. Mahaba yung buhok. With my long hair. Wait lang. Wala yung haba na talaga ng buhok. Hello mga kasabay. Haba ng buhok. Ang haba-haba na nga talaga ng buhok ko. At lalo ito naging kapansin-pansin noong parang kailan lang ay nag-join ako ng dedication ng isa sa mga inaanak ko na si Jasper, kung saan naaliw din akong pagmasdan ang kakulitan ni Cassie na isa rin sa mga inaanak ko. Diba? Video. Ito nga po pala si Jasper, ang isa sa mga inaanak ko na nag-celebrate ng kanyang dedication day sa Midsayap. Next week. Hey, so kaya naman yung lingkot, no? Run. At dito naman nagbida si Cassie sa video, okay? At talagang kita-kita naman ang minana niyang singing skills sa kanyang tatay. At ito ang nagiging climax ng party nung mag-isang lumulukso sa pabitin si Cassie mag-isa. Yes! Wow! Wow! A big hand! Wow! Amazing! There's another one! Wow! At nung sinamahan namin siyang maglaro sa isang empty swimming pool. Yan, nandito pa kami ngayon sa tab ng pool. At yan si Michelle. Si Michelle at si Cassie. Oh, swim! Oh, swim! Yeah, inside the pool. Nag-enjoy yung bata. Oh. Sa loob po kami ng swimming pool. Sige, Chris. Habulan na kayo. Ayan, hello mga kasabay. Ayan yung mga kasabay ko ngayon. Sige, Chris yung driver. Si Connie. Saka yung pinaka, nai-enjoy talaga siya kay Jeffoy, si Rowilly. At saka siya yung gusto talagang magkasama kanina. Ayan siya. Gusto talaga siya na magkasama ni... Sinaganayin kanina yung gusto kong magkasama. Oh, ay siya, makikita. Rowilly na magsasama. Ayan yung gusto makasama ng mga bata. Yeah, talaga namang ang saya-saya talaga namang mga moments namin together during the dedication day of Jasper. Pero sa dami-dami nang nangyari at sa sunod-sunod na tawanan, talagang kapansin-pansin na ang habang-haba na talaga ng buhok ko. Kasabay ng paghaba nito ay yung mga isolation moments ko sa upi at yung mga aking mga pamamasyal. Ngayon ikikwento ko sa inyo ang tungkol sa paghaba ng buhok ko at sa desisyon kong paputulan ito. Sabay na! Dito lang yan sa Alaman, where learning never stops. Ang buhok o hair ay nagiging malaking parte ng history ng ating kultura. Ito ay binubuo ng keratin na may kulay na galing sa dalawang uri ng melanin na kapag brown at black, tinatawag na eumelanin at reddish yellow o pheomelanin. Itong mga pigment na ito ay lumalabas sa hair follicle na may iba't ibang figure, may straight at may kulot din. Habang tumatagal ang buhok natin ay unti-unting nauubusan ng melanin pigment, kaya nagiging gray or puti. Normally, nalalagasan tayo ng buhok ng 40 to 50 hair strands per day, at karamihan din ay biglang nawawala ng buhok tulad ng mga di sinasadyang nakakalbo. Ano ba ang function ng mga buhok natin? Ito ay nagbibigay protection sa ating balat para hindi tayo magka-sunburn,
at nagfi-filter ng mga dumi na sumasagi sa ating katawan. Tulad rin ng mga buhok na tinatawag na pilik mata, ang siyang nagpoprotekta sa ating mga mata. Ang buhok rin ang tumutulong sensory retention, tulad na lang ng pagdampi ng hangin sa ating mga balat. Isa sa mga nagiging dahilan bakit pabago-bago ang mood natin sa pang-araw-araw ay ang itsura at ayos ng ating buhok. Bilang mga tao na may buhok, dapat marunong tayong mag-ayos ng ating buhok na naaayon sa gusto nating magiging pakiramdam natin sa araw-araw. Kailangan nating alamin kung anong type ba ng buhok meron ka. Sa research, may iba't ibang type ang buhok natin, from type 1 to type 4C. Type 1 na absolutely straight, type 2 na perfectly wavy, type 3 na curly in motion, at type 4 na kinky hair. At ang mga bawat type na ito ay may iba't iba ring subtypes, from A, B, and C. Regardless of types, minsan ang buhok natin ay nakabase din kung ano ang uso o napapanahon, tulad ng pabago-bagong style simula pa noon. Sa history naman, ang mga Egyptians, 'di ba, karaniwang naka-shave talaga ang mga buhok nila at ipinapahaba lang nila ito kapag sila ay nagluluksa. Kaya nga sa history, si Joseph ay nag-shave muna bago siya lumapit sa Pharaoh. Isa na sa kultura ng mga Egyptians ang pagsuot ng wig. Ang mga Assyrians naman ay talagang nagpapahaba ng buhok nila bilang parte ng kanilang kultura. Sa mga Greeks naman, tulad ng mga Romans, they intend men na maikli ang buhok at dapat mahahaba naman ang sa mga kababaihan. Tulad rin ng mga Hebrews o ng mga Hudyo, dapat kapag babae ka, mahaba talaga ang buhok mo. Kaya nga, kakaiba ang story nung tungkol kay Elijah, kaya ang tinawag siyang hairy man. Hairy man siya noon dahil sa halos nababalot na siya ng buhok. At ang dahilan nito ay may connection ito sa kanyang total na devotion sa Panginoon. Ang pagkakaroon ng mahabang buhok ay isa sa mga practice religious observances ng mga Nazarites o mga taga-Nazareth. And sa Bible din noon, kapag nasa panahon ka ng affliction, nagpapatputol sila ng buhok. Ang nakakalungkot, mga kasabay, sa Isaiah 7 verse 20, ang sabi doon, the cutting off of the hair ay isang figure ng entire destruction ng isang tao. Grabe, no? Pero ang maganda naman ay kapag may rejoicing, mayroong ina-anoint at ina-anoint ang buhok ng isang Hudyo. So yung buhok nila ang ina-anoint. So napakalaki talaga ng significance ng buhok sa buhay ng tao. Yung sabi sa 1 Corinthians 11:15, but that if a woman has long hair, it is her glory, for long hair is given to her as a covering. As sa Proverbs 16:31, grayer hair daw para ito dun sa may mga uban na. Ang sabi dito, gray hair is a crown of splendor. It is attained in the way of righteousness. At bago ko man napagtanto ang halaga ng estilo ng buhok sa buhay ko, gusto ko pong ipaalam sa inyo na bago po ako nag-join ng mga parties na tulad nito, ay nagdaan po muna ako sa mahabaang isolation, malalim na quarantine, wait lang, at panandali ang refreshment sa bahay namin. Lalo na, kasabay ng mahabang paghaba ng aking buhok ay ang mahaba ko ring time na na-quarantine sa kabakan. Mga kasabay, I just want to flex how good the Lord is by using the Mount Zion apartment, who had been preparing food for me for a week. Actually, I'm here in my isolation from outside the region's travels reason. Kaya na-isolate ako ngayon. Pero
nakaka-bless how they serve every day para lang makakain ako. And ito po, nakaisilid ako dito na room. And, as you can see, yan. And, ito po yung food. Na-prepare nila na food sa akin always. Presentation pa lang. Look at it. Even meron pang soup. Kompleto po yan. May appetizer, main course, side dish. May soup pa. Maraming salamat sa buhay niyo mga kapatid. God bless you more and more. Sa tinagal ko dito sa loob ng isolation room. Mahaba yung buhok mo. Yeah, mahaba nito dati. Guys, hello mga kasabay, ito. I'm having a super haba na buhok and I need to let it be cut. Kasi maraming nagsasabi na mahaba ng iyong buhok ko. Pero there are reasons why I let this hair grow up, grow long. Hello mga kasabay, ito ako ngayon with my long hair. Nakarating rin dito ng safe at nakiwala. Pero ngayon mga kasabay, itong long hair na ito mamaya magugupitan na. Mawawala na ito. This long hair. Ibang hair nyo na. This long hair of mine. Ayan. Papagupitan na natin ngayon. Goodbye long hair. And ito na ako ngayon. Denied. Mga kasabay, ito na. Puputulan ko na itong mahabang buhok na ito dahil sobra abutin na ng 100 yung nagsasabi sa akin na mapagupit na. And yung last time po nakita niya si Roldan yun, ito na po si Sam Samuel. Mas lang ko ang payat. Si... Oh, kailangan natin biya mag... Nag-pray ka na, Sam. Ano ang kaning usapan natin yan eh? I-trim siya, no? Tapos... Malinis lang na po. Tingnan natin yan eh. And ito na ako ngayon. At doon si Alvin sa labas. I believe I can fly.